Dito lang po kami ngayon ni Ate Belen kasi mangunguha daw po siya ng plastika. Dahil wala akong kapira-pira. Ibinta. Walang nagpapadala sa akin ng kapatid ko ng pera eh. Ah, asan po ba? Panganay pa naman ako. Panganay daw po siya guys sa ano, kaya hinahanapin ko sana nyo yung mga kapatid. Kapatid ako sa Amerika, mechanical engineer. Ah, okay. Ano pong pangalan niya? Rodrigo. Guys, kapatid daw niya si Rodrigo Buenton. Ang asawa nun, nurse, kapatid ni General sama ako ng Philippine Navy. Kasi guys, parang hirap po sila ngayon sa ano. Nahirapan po sila sa buhay. Kaya sa gusto ko sanang tumulong kay Manang. Kasi ito po, naabutan ko po siyang manguha ng mga plastic. Kaya, pero doon po ito siya muna pinatuloy ko sa tagli-tagli kong paupahan. Kaya lang medyo nagkaroon po problema doon. Kaya sabi ko, kilala doon guys sa ito po si Manang Belen o si Ate Belen. Kasi guys, nakikita ko siya magmumuhala ng ano, di ba yan, lalama? Sa ako, nagyaman naman yan. Nagyana ng ano. Ito yung dala-dala niya guys, o. So, nagayon daw niya mga plastic. Kaya sana po sa may, ano po, gininto ang puso dyan. Para kay Ate Belen. Kasi ang natutulong ko lang po sa kanya ngayon, nandun pagsamantala ko siya siya. Pinatira ko doon sa bahay, kaya lang hindi na itong tema. Kaya ito, sana makikita ko siya ng mga kapatid na niya na medyo mayroon naman po. Ito po si Ate Belen, sana ma... Gusto mo nang umuwi? Ha? Gusto mo nang umuwi sa probinsya? Yeah. Oo, kung ano, gusto ko na rin umuwi. Sana guys. Bakit ano ba ang problema dyan sa tinitirahan mo? Yung sa bahay na yung mga kapitbahay mo sa bahay. Lalo na yung si ano, si Melissa, naman siya. Guys, hindi ko nagkaano lang. Nagka-problema lang si Manang Itilin. Kaya, gawin ko siya mailipat sa Manang lugar dahil. Sana, nakakaawa rin po siya dahil naglalakad siya kung saan-saan para lang makain din po sila kasi wala ng trabaho yung anak niya. Kaya wala silang ano. Tara na. Manguha ka pa, tara. Sa mga kapatid sana po niya, sana makita niyo si... Para maka-engineer niya. Ha? Hindi kasi alam ni Utay dati. Hindi namin alam kung saan bahay, paano kayo magbigyan ng pera. Ano ka naman Manang? Ito po si Manang. Ilang? Mapadala din nila ako ng pera. Ilang taon ka na pa? 70. 70? 1950. Grabe, 70. Kaya sana po may makapansin dito kay Manang. Sabi niya, diba? Buti, hindi ka nagkakasakit. Sabi ko, minsan naulan na lang. Wala naman akong mabigat, makasalanan sa Diyos. Hindi ako nagsisigil, hindi ako nag-knockout. Pag wala, mamingin. Pero nagsisigil na mag-knockout ka. More passion. Galing niya mag-English. Iba yung nag-aral, nung araw kasi kayo.
Cruz, my English is not good. I'm in Manila since 1967. I observe you that you are good in English. So, of course, I finish high school. Ah, okay. Iba yung araw ng araw kaysa ngayon. Magaling po siya, guys, na observe. I speak English fluently. Ah, you speak English fluently. Oh. Yeah. So, sa kanya, kaya ito na naman siya. Yes. Natawa nga ako sa sinabi ni Chef sa kampo. Tapos mamaya balikan na rin ang doon. Puntang ano? Puntang ano? Palengke? Ito yung nilalakad niya, guys. Oh. Ito. Ito eh. Mamuhas yung ano? Plastic. Ha? Alin? Ano po?
pinaulot niya po yung mga plastic tapos pinapakilo niya po. Ayan, sana nga kung ang naitulong mula po is kanila yung magpatira po na libre. Kaya lang nagka-problema po sila doon kay ano, away po. Parang gusto kong ilipat lang sana sila. Okay, manang, huminga ka ng ano, sa may mga ininto ang puso. May hindi naman kahit kundi, ano, gracia. Walang-wala ako eh, kung meron na, hindi ko na kailangan maghingi eh.